pumayag na si Kris na horror nga yung gagawin ninyo, paano naging sistema ninyong dalawa? Okay kayo agad sa set? Ngayon okay na. No, pero yung... Ngayon okay na? Sa nagsimulang, hindi. Hindi. Sabi ko, ano, yung... Kasi diba nung unang nakasama ko sa ati Kris sa mga soap opera? Oo. Medyo may ilangan. Pinagka-imbyernahan daw kayo dun sa soap. Anong soap opera yung pinagsamahan nyo dati? Kung tayo magkakalayo. Tapos na-imbyerna daw sa'yo si Kris kasi binalibag mo daw siya. Mas nauna naman ako na... Mas nauna ka na-imbyerna. Oh, nakakatawa silang dalawa para silang mag-jowa. Nagtampuhan silang dalawa. Una, nagtampo siya kay Kris. Pangalawa, nagtampo na sa kanya si Kris. Tapos ngayon, magkasama sila sa pelikula. At horror yung ginawa nila. Hindi kasi di ba si Ate Kris, pag nakikita, ano siya, parang mitikuloso. Mm. Tatanungin ko, ano, damit mo, kung ano mo. Siyempre, pag artista ka, pagpunta mo sa set, nakapokus ka eh. Lalo na sa character mo. Naiinis ako na parang nadidistract ako na parang tanong siya ng tanong kung anong suot ko, kung anong sapatos ko, anong brand ng damit ko. At saka ayaw niya yon knowing deng-deng, ayaw niya kasi yung mga ganung usapan, yung pormahan, kasi wala tong porma. Deadman lang siya, yung kahit ano lang bet niya, wala siyang kaarte-arte sa katawan. Oh. Kaya pagdating sa fashion, ayaw niyang topic yun. Kaya pag nag-estima siya, oy, ano yung sapatos mo? Naiilang siya. Kaya hindi ko ma-imagine yung, alam ko yung na-experience mo nung... Hindi ka ba niya na nun. Lagi, nung hindi pa kami magkaibigan ganun yan, dati nung sumali ko ng game ka na ba, sabi niya sa akin, ay, ang ganda ng pants mo. Sabi niya ganun, parang may ganyan ako, anong brand niya? Yeah. So sabi ko, Abercrombie po. Ha? Mahal yan ha, ba't may ganyan ka? Sabi niya ganun sa akin. Eh ano pa ako nun, hindi pa ako artista, nagko-comedy bar pa lang ako nun. Sabi niya, bakit may ganyan ka, mahal yan? Tapos sabi ko, ay, padala po ng lola ko. Ah, talaga? Tapos, ang ganda ng shoes mo. Sabi niya, anong brand? Sabi ko, BB po. Ay, branded. Buti nakakabili ka ng ganyan. Sabi niya, pero kay Kris, yun lang talaga siya. Pero hindi wala siya yun, naninino wala sa kanya, na lalainde. Ganun lang talaga siya. At saka, pag ginanong kanya, ibig sabihin, magaang ka sa kanya. Kasi kung hindi ka magaang sa kanya, hindi ka rin naman siya niya masyadong kikibuin. Sa kanya niya papansinin. Oo, at saka maganun talaga si Kris. Actually, ngayon, inaaliw na nga ako sa mga ganun niya. Pero ngayon, ang mahalaga, okay na kayo. Oo, sobra. Sobrang love ka ni Kris. Opo. Abi ko nga, na sobrang talaga ako na sa gitna na naging problema ko, siya yung kaisa-isaan tao nag-text sa akin para iparamdam na kung kailangan mo ng tulong ng pamilya namin, nandito kami para sa'yo. Correct. Okay. So, pag love ka ni Kris, love ka niya talaga. At sobrang love. Wala sa kanya yung love lang ng slide. Wala siyang ganun. Pag love niya talaga. At saka sobrang happy si Kris sa mga achievements mo sa buhay. Na lagi ka nga niyang ikunukumpara sa akin. Hoy, yung best friend mo, ganyan. Oo, ay, may ganyan na siya. Ikaw, wala ka pa. sa sobrang natutuwa siya, yung gano'n, na nakakaaliw. So ngayon, sa set, nagchichikahan na kayo? Oo, dati pag nakikita ko siya, hindi ko alam kung saan ako magtatago. Mm. As in, talagang hindi mo nakababa ng ban hanggang nandiyan siya sa labas. Pag pumasok siya, saka lang ako sasalis eh. Ngayon, tung sa Feng Shui, pag bumaba ako ng set, siya agad ang hinahanap ko. As ako nakikipagkwentuhan sa kanya. Kasi wala na eh, kumbaga parang... Nawala na yung inhibitions, yung hiya. Yung wall, wala na. Kasi kilala ko na siya. Mm. And then, late, at ngayon... So dati hindi mo alam na Aquino ang apelido niya? Hindi naman. Hindi, yun, ibig sabihin, kumbaga gets ko na kung ano yung ugali niya. Oo. Eh, lahat naman tayo may kanya-kanyang trip eh, di ba? Hulihan lang ng trip, di ba? May trip siya, may trip ka, may trip din ako. Pag nalaman niyo po yung trip naming tatlo, kakaiba po yung mga trip naming tatlo. Hindi niyo kakayanin. Eh, syempre, ang dami mo nang nakasamang bongga talaga eh, di ba? Pagdating sa actingan. Kamusta acting ni Kris? Okay. Kasi sabi ko nga... Ala, okay lang ang sinabi mo. Ano sabi ko? Napakagaling. Mag-aaway na naman kayo. Tampuan na naman. Hindi, kasi sabi ko nga, horror movie to, hindi ko genre to eh. Mm-mm. Ang mindset ko talaga, sabi ko, unang-una, makikinig ako kay... Tututukan ko si Direk Chito. And then, ako, sabi ko, magje-gel lang ako kay Ate Kris. Kumbaga, panonorin ko siya... kung paano siya umarte, kung paano yung atake na ginagawa niya, kung paano yung preparation. Talaga, sasabayan mo lang. Sumabay lang ako. Kasi hindi ko ano eh, alam nga naman i-drama ko, hey, horror, di ba? Parang at saka alam mo, pag horror kasi talaga, sabi daw ni Direk Chito, bibihira siyang magbida ng lalaki pag horror. Kasi pag horror daw, mas okay na ang bida babae kasi mas madaling nakikita yung takot sa babae kaysa sa lalaki. Saka mas realistic na ang babae talaga natatakot. Tumitili, sumisigaw, di ba? Pag nakakita ng multo, pag natatakot. Eh yung lalaki, hindi naman masyadong nagpapakita ng wala, takot. Wala, diba? Halos di nga nagsasalita eh. Kasi so, kami nagpapakita ng takot eh. So kung si Kris, nakikita natin ng takot sa pamamagitan ng tili kasi tumitili siya eh, di ba? Kakaiba nga ang tili dito ni Kris Aquino, di ba? Actually, si Ate Kris, tumili lang yan, pera na. Oo. Di ba? Tili niya lang, di ba? Blockbuster na, di ba?